Okay. Ang init. My gosh. Sobrang init. Ay, asan yung ano ko? Yan. Teka lang po ate, tignan po muna natin yung ano. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon mga kapanalig ko ha. Ay, super init. Grabe. Maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Shoutout nga po pala sa lahat po ng bumubuo ng punto per punto. Shoutout po sa inyo. Ayun, bumalik ako na wala. No, shoutout po pala sa bumubuo ng punto per punto sa mga followers ni Father Darwin Gitgano. Shoutout po sa inyo. Sa mga followers po ni Kuya Jando, shoutout din po sa inyo. No? Maganda yung ating magiging paksa dahil mamaya magkakaroon po ng live debate si Father Darwin sa isang SDA na ang kanilang magiging paksa at usapin ay patungkol sa doktrina ng ating simbahan, ang Intercession of Saint. No, ano ba ang aral at doktrina ng ating simbahan patungkol sa pananalangin sa mga banal o sa mga santo ng mga Katoliko, no? Meron tayong gayong usapin at ito yata mamaya yung kanilang paglalabanan, no? Yung Intercession of Saints ng Roman Catholic Church. Shoutout po kay Mami Miraflor Jimenez Casino at saka kay Ate Maribig Sumagang Rublo watching from Kuala Lumpur. Ay, nasa abroad na ang lola mo na nakarating na tayo sa abroad. So, unang-una, before we start, mga kapanalig, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng punto per punto sa pagbubukas ng pintuan po para sa akin. And salamat din po dahil isa po sa mga naging live ko dito sa page ni Kuya Jando ay na-upload po pala doon sa YouTube channel mismo ni Father Darwin Gitgano. No? Nakakataba naman ng puso. Talagang hinahangaan ko si Father Darwin Gitgano. Bakit hanggang ngayon ay nagpapatuloy ako na maging debatista ng simbahan at bigyan ng information ang mga kapanalig natin dahil sa mga katulad na pare, no, ni Father Darwin Gitgano na walang takot, no, na iniyahayag kung ano ang tunay na aral ng ating simbahan at bihira lang sa mga kaparian ang gumagawa nito, no? Talagang kahit naman po sino mai-inspired, saan po ba tayo nakakita debatistang pari na matalino pa pagdating sa usapin ng exorcism, no? Maraming napagaling si Father Darwin Gitgano at siya rin ang nag-open up, no, sa ang punto por punto ang nagbukas din ng pintuan sa lahat ng mga Katoliko patungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin kapag tayo ay nagkakasakit. Kasi usually sa tradisyon ng mga Pilipino, konting pilay, sabihin na bati tayo, pupunta sa albularyo. And yung nagbukas ng pintuan patungkol sa exorcism, marami pala tayo bilang isang Katoliko na dapat gawin, no, para tayo ay hindi maging alipin, no, ng mga bad spirit, no, at marami tayong nag-gather na information at aral patungkol doon, no. Kaya po maraming pong salamat sa inyo sa bumubuo po ng punto per punto sa pagtitiwala po, no, sa daladala kong aral, bagamat hindi naman po talaga ako lisensyado, no, na I mean pag sinabing lisensyado, hindi po talaga ako nag-aral sa mga matataas na university. No, mababa lang po ang aking pinag-aralan. Hindi po ako katulad ng mga kilala po ninyong Katolikong debatista at speaker na may narating dahil meron silang tinapos, meron silang pinag-aralan. Ako po mababa lang po ang pinag-aralan ko. But kahit po ganun, hindi ko po sinusukuan mag-isa na aralan kung ano yung doktrina ng ating simbahan. Kasi ang goal ko lang is mabigyan lang po ng information ang kapwa Katoliko ko ng aral ng ating simbahan sa maliliit na bagay. At baka sakali kahit sa maliit na bagay na ito, makadagdag ito ng inspirasyon sa mga Katoliko na magtanggol din sa ating simbahan kasi marami po talagang Roman Catholic na member na mababait, no? Kahit na nakikita nilang mali na yung stand, oo lang ng oo. No, shout out po kay Kuya Jolly Patrimonio, God bless you po, at kay Kuya Rick Lipio, God bless you po, no. Kanina kasi nag-live ako, nag-i-stop kasi up to now
flooded pa rin po ng comment yung ating nagawang live. No, ang dami lang pong mga Protestants na nagtaas ng kilay sa akin at sabi ko nga po kay Kuya Jando, pasensya na po kayo, no? Kasi simula nang nag-live na naman ako dito, I mean, simula nang nag-live po ako dito sa page ni Kuya Jando, pinapasok na po tayo ng maraming Protestante. Eh, alam nyo naman po, mahal ako ng Protestant pagdating po sa bashing. So, ang daming mga bashers ko, pero okay lang po yun. Normal lang po yun, gaya po ng sinabi ko sa inyo, inaasahan ko na po na ang live presentations ko po patungkol sa doktrina ng ating simbahan, marami po talagang magtataas ng kilay. Kaya maraming pong salamat kay Father Darwin Gitgano, no, at kay Kuya Kuya Jando, no, sa pagpapaunlak ninyo sa akin na maging bahagi ng inyong page. At salamat po Father Darwin Gitgano dahil naging bahagi ako ng YouTube channel nyo. Subscribe po kayo kay Father Darwin, nandoon po yung ating last live. No, naka-upload po tayo doon sa YouTube channel ni Father Darwin Gitgano. No, so shout out po kay Rene Boy Kalangian. Amen po tayo diyan. Kay Kuya Joemer Pariolan Jonela from Cagayan de Oro, CFDI. Cagayan de Oro si Kuya Joemer. Actually nakapag-guest na po ako sa Radyo Maria yata yung tawag doon kay Father Juliano Retriques, no. Dalawang beses po ako nakapag-live doon, nakapag-guest through video call din po. Nandoon po ako, naging bahagi din po ako ng Radyo Maria po ng Cagayan de Oro, no. At kaibigan ko po tong si Father, siya po yata yung spiritual director ng CFD Visayas, no. Shout out po Father Juliano Retriques, kay Brother Marco Evangelista ng Radio Veritas, no. Ano rin po natin, suportahan din po natin ang kanyang programa kay Brother Marco Evangelista ng Radio Veritas every Sunday 2 p.m. po, no. Si Brother Marco Evangelista ay malapit ko po at close na close kong tito, no. Not in blood, pero close na close kami at tinuturing niya akong pamangkin. Kasi since na bata pa ako, nasaksihan po ni Brother Marco Evangelista ang paglaki ko, no. Kaya shout out po kay Brother Marco Evangelista at kay Tatang Larry, no. Nakapag-guest na din po ako sa Radio Veritas. Hindi ko alam kung tatlong beses na ata o dalawang beses, no. Suportahan po natin ang kanilang programa. Shout out din po kay Kuya Ryan Enano, kay Kuya J. Carlo Badinas, God bless you po. Kay Ate Ats Angot Barrientos from General Santos City, shout out po sa inyo. Kay Mami Nene Romo, good afternoon po, watching daw po from Samay Island, proud Catholic. Kay Kuya Monching ano to? Monching Kaling, anong simbahan o parokya ka napapabilang at na-commissioning ng isang priest na maging CFD of Bible Catholic mission? Bihira kasi may CFD na katulad nyo. Actually po, ang pag-aaral ko po sa doktrina ng simbahan, hindi po ako kasali sa mismong loob ng simbahan. Nag-aaral po ako ng doktrina ng simbahan, lingid sa inyong kaalaman, pagtapos ko pong maglabada, no. Dahil ang aking trabaho ay isang labandera, so kapag tapos na po yung aking paglalabada, dahil doon ko po kinukuha yung aking pangangailangang pinansyal, tsaka po ako nagbabasa-basa ng mga doktrina ng ating simbahan. Yung iba nakikita ko sa mga written debates, no. So yung process po ng pag-aaral ko sa doktrina, kagaya po ng ituturo natin ngayon, solo flight ko po ito po. Pinagpuyatan ko siya kagabi, nakatulog na ako for almost 3 a.m. No, from 8 p.m. to 3 a.m. pinag-aralan ko yung intercession of faith, at ito po ay sarili ko lamang pong aral. No, sarili ko pong aral, kasi alam niyo naman po sa sobrang busy ng mga debatistang Katoliko, nahihiya na rin akong magtanong. Kaya ang ginagawa ko po, self-study po ako. Shout out po kay Kuya J. Carlo Badinas, kay Kuya Gilbert Poblite, God bless you po. Kuya Herman Sotarido, na opo, mamaya po yung debate ni Father Darwin, at ang paksa nila ay patungkol sa intercession of faith. Ang makakalaban niya si Kuya
Fernando Camacho. No? Si Kuya Fernando Camacho, isa po siya sa matataas at tinitingala ng Seventh-day Adventist na debaters at kaibigan ko din po siya. Siya po yung tinuturing ko pong kuya sa Debaters Convention dahil isa rin po ako na debatista ng Debaters Convention. Isa rin po siyang magaling na Protestant. Siya po yung makakalaban ni Father Darwin Gitgano mamaya, siguro mga 7 yata ng gabi. At nakalive po ito sa Punto per Punto at sa Debaters Convention. Ah, hi po, Tatay Gaudencio Guangco. Ay naku po, ako po ay namumuhay na pong mag-isa, no? At independent po, binubuhay ko yung sarili ko ng mag-isa, no? Ang parehong magulang ko ay may kanya-kanya na rin pong pamilya. So solo flight na po ako ngayon. Sana nga po, yan din po ang iniisip ng tatay ko, swerte ako sa kanya. Ay naging swerte ako sa kanya, no? Kay Kuya Edmond Tajan Langit, mag-ayong buntag bro sa Cordova, Cebu. Shoutout po sa lahat po ng mga taga Cordova, Cebu. Shoutout po sa inyo. Si ate, si kuya o ate Isa Rowan Hamon, at least pati sulpot follower mo. Watching from USA, God bless you sister, keep up the good work. Opo, followers ko po sila para i-bash po tayo. Ayun po yung ano dahilan bakit sila nagpa-follow, no? Kay Mami Feb Fuentes, God bless you po, watching from Cagayan de Oro. Yes po, malapit po sa akin ang CDO, lalo na ang CFD Cagayan de Oro. No, malalapit sila sa akin, marami akong naging kaibigan dyan. Dahil ang inyo po yatang pinaka-spiritual director ninyo ay si Father Juliano Retriques. At malapit po sa akin si Tatay Juliano Retriques dahil siya po yung tumatayo sa akin spiritual advisor ko kapag may mga times na nadadown ako, no? Sa dami ba naman ng bashers ko. Shoutout din po kay Kuya Marmel Owetam, no? Shoutout po. At kay Kuya Gilbert P. Poblite from Imus, Cavite, no? Shoutout sa lahat ng taga-Imus sa inyo. Kay Ate Onko Pamela de Divas, hello po, my Lodi, God bless you, always watching here in Hong Kong. Naku, ingat po kayo sa Hong Kong, God bless you po dyan, Ate Onko. Kay Mami Nenita Abiana Mirano from Manila, shout out po sa inyo. Kay Kuya Benedicto Imuan, naku po, nakakahiya po, bakit po may Gcash? Nahihiya po ako sa inyo. Kay Tatay Suriel Casas Pauner, God bless you po sa inyo. Ang sabi po niya, nasaan na? Ang dami po kasing comment. Wait lang po. Ang sabi niya po, nasaan na ba? Teka, pasensya na po. Ang dami po kasi, nagko-comment, no? Nahihirapan po akong basahin ng agad-agad. Yan, unahin po muna natin po ang pagsha-shout out bago po tayong mag-lecture kasi mahalaga po ang ating pag-uusapan. Ito po ay patungkol mamaya sa laban po ni Father Darwin para kapag tayo ay pumasok doon sa comment section, alam nating mga Katoliko kung ano ang stand natin kasi for sure magkakaroon ng tagisan ng aral sa live at kailangan makipagtagisan din tayo sa written. Hindi tayo dapat magpagiba, di ba? Lalo na at ang ating pinakamamahal na pare ang sasalang mamaya, no? Kaya lahat po tayo ay sumuporta sa ating pare na si Father Darwin Gitgano, no? Shout out po kay Kuya Suriel Casas Pauner. God bless po sa inyo. Nakakatuwa po ang sinishare nyo sa doktrina ng Katoliko. Maraming salamat sa pagtatanggol ng pananampalataya natin. At God bless you din po sa inyo kasi patuloy po ang pagsuporta ninyo sa mga live speaker and live debater ng mga debatistang Katoliko. Actually, ang mga Katoliko na debatista, mas lalo silang nai-inspired pag nakikita nila na may mga Katoliko na sumusuporta sa kanila at nagmamahal sa kanya. Napakalaking impluensya po nang nabibigay din ninyo sa mga live debater, written debater, at sa mga speaker at influencer ng mga Katoliko sa social media. Shoutout po kay Mama Alma de Guzman at lahat ng mga taga ABC Taxi dyan. Shoutout po. Teka lang, meron yatang nag-share sa akin. Pasensya na po kayo ha, kasi tawag na ito, ang bilis. Okay, teka lang po. Meron po akong nabasa. Bakit ba ganito siya? Bumabalik siya dun sa baba. Oh, ayun. Bumabalik siya, no?
Hindi po siya ano. Okay, kay Mami Noli Nonita, magandang tanghali po sa inyo. Kay Mami Gloria Soroan from Hong Kong, mag-iingat po kayo lagi dyan, no? Talagang bayani ang mga OFW, no? Malaki po ang paghanga ko sa mga OFW dahil malayo po kayo sa inyong mga pamilya. Okay po. Tingin pa po tayo ng ibang iaano natin. Kay Mami Juliet Jeronimo Balagot, a blessed morning po. Ang galing niyo po magpaliwanag, madaling maunawaan. God bless you po. Marami pong salamat sa pag-appreciate niyo po sa mga simpleng presentation ko, at sana po ay maging daan din po ito para ma-share din natin sa kapwa natin Katoliko kung ano po ang stand ng ating simbahan. Kay Kuya Bartolomeo Canival, may debate pala si Father Darwin, gusto kong panoorin yun. Opo, mamaya po, ito po ay naka-live sa Punto per Punto page at sa Debaters Convention na page, no? Doon nyo po mapapanood si Father Darwin Gitgano, at ang makakalaban niya po ay isang pastor, at magaling na pastor to, ha, hindi basta pastor, ng SDA na si Kuya Fernando Camacho. Okay po. Ay, sabi po, i-start ko na daw po, pa baka humina po ang net ng iba, no? Pero shout out po muna kay Kuya Manny Saison Escartin, shout out po sa inyo. Kay Kuya Orlando Alecha from Houston, Texas, shout out po. Pa-shout out po sa BLD bukas loob sa Diyos ng Subic, Zambales. And before we start, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Nandoon po yung mga full presentations ko patungkol sa doctrines of the Catholic Church noong mga panahong nagsisimula ako. No, kaya yung mga presentations ko doon sa YouTube channel ko medyo mahaba kasi hindi pa ako masyadong marunong kung paano ako magbibitaw ng salita. Kaya talagang buong-buo yun, no, yung aking mga naging latagan patungkol sa kung paano natin gigibain ang doktrina ng iba't ibang Protestante. So what time is the debate? By Ate Isa Rowa Hamon, ang pagkakaalam ko po, 8 p.m. po, mamaya po. Pero ipopost naman po mamaya yan ni Kuya Jando kung anong oras po ang magiging live debate mamaya ni Father Darwin Gitgano at ni Kuya Fernando Camacho. At inaabangan po siya ngayon ng buong Pilipinas, kaya sumuporta po tayo. Kasi marami pong Protestante ang papasok sa comment section, kaya po ang ilalatag natin ngayon ang magiging tindig ni Father Darwin Gitgano para maintindihan natin kung ano ba ang turo ng ating simbahan, kung bakit tayong mga Katoliko ay nananalangin sa mga santo, no? At ito po ay aking pinagpuyata, no? At ginawa ko lang siyang hinimay-himay ko lang siya sa pinakasimpleng pamamaraan para hindi rin po kayo mahirapang maunawaan kung ano po ba ang doktrina ng ating simbahan. So shoutout po kay Kuya Harry Nabalta, God bless you po. Listening from Mississauga, Canada, no? Shout out po at Kuya Jay Lansdell. So magsisimula na po tayo sa ating paksa, ang Intercession of Saints, no? Ito po ang mamaya na magiging laban ni Father Darwin Gitgano at ni Fernando Camacho. So dito sa usapin ng Intercession of Saints, no, ito ay paboritong batikusin ng mga hindi Katoliko. Paboritong-paborito nila 'to, no? At sa Intercession of Saints, kinakailangan bago natin ilatag kung ano ang aral ng Intercessions of Saints, dapat una nating aalamin, no, at aaralin ang unang diwa, no, na inaatake sa atin. Pag sinabi kasing Intercessions of Saints, o tayo ay nananalangin sa mga santo o pagdulog sa mga santo, ang sinasabi daw nila, ito daw ay isang necromancy. No? Familiar ba kayo sa salitang necromancy? Pag sinabi po kasing necromancy, sa salitang Tagalog, ito yung tumutukoy sa mga espiritista. No? Kasi di ba meron tayong sinasabi, Mama Mary, pray for us. Tinatawag daw natin yung mga yumaong banal sa langit. So nagiging espiritista daw tayong mga Katoliko. Kasi tumatawag tayo sa mga santo, eh, at alam naman po natin na ang mga dumudulog tayo sa mga santo na nasa langit ay mga santo na yumao na physically, no, yung mga namatay talaga na literal na mga banal at namatay silang matuwid, no, yun yung mga santo natin. So kapag tumatawag daw tayo sa kanila at nananalangin, tayo daw ay mga espiritista.
no? So doon muna tayo mag-focus, no? Ano ba ang pagkakaiba ng espiritista o necromancy na tinatawag sa pananalangin natin sa mga santo, no? Kasi baka pagkamala na naman nila tayong mga espiritista, alam naman po natin ang mga Protestants gagawa't gagawa ng issue para may makuha po na kapanalig, no? Sa totoo po, Kuya Raiden Arizona Tausaro, sobrang init, no? Pero para po sa inyo, sige, tuloy-tuloy lang po tayo. Pag sinabi pong necromancy, ito po ay patungkol sa mga espiritista, no? Ito po ay isang pamamaraan sa pagtawag ng mga kaluluwa sa mga yumao. Ginagamit ang kaluluwa ng mga yumao para kumuha ng impormasyon sa mga kaganapan sa nakaraan, hinaharap, at kasalukuyan. So kapag sinabi po kasing necromancy, ito yung mga taong tumatawag sa mga kaluluwa ng mga namatay para malaman natin kung ano ba yung nangyari nung nakaraan, kung ano ba yung nangyari sa hinaharap, o magpapahula tayo, no, at dudulog sila doon sa mga kaluluwa para malaman nila yung impormasyon na gusto nilang kunin. Yun po ang espiritista o yung necromancy. Pero ano po ba ang ways ng Diyos pagdating sa ganitong usapin? Ang pamamaraan ng Panginoong Diyos natin, no, gumagamit ang Panginoong Diyos natin ng mga propeta na tinatawag na visionary. 'Di ba? Kagaya ni Saint Faustina, Divine Mercy. Ang Fatima, 'di ba? The Apparition of Virgin Mary. Magkaiba po kasi ang apparition sa espiritista, doon nagkaroon ng pagkakataon na nagpakita ang mahal na ina sa Fatima sa pamamagitan ng tatlong bata, no, na during that time, tatlong bata, di ba, nagkaroon ng apparition. Iba po yun. Hindi po yun necromancy. Bakit? Ang ginagawa kasi ng espiritista, tinatawag nila mismo ang espiritu ng tao para mabigyan ng katugunan ang kanilang mga katanungan. Hindi katulad sa mga tinatawag nating visionaries, kusa silang nagpapakita doon sa taong matuwid, doon sa taong banal. Hindi tinawag ni Sister Faustina na, "Kristo, appear ka naman dyan." Diba, wala namang ganong eksena na sinabi ng tatlong bata, no, si Santa Lucia na, "Oh, Virgin Mary, kita naman tayo dito, dali, meron akong chichika sa'yo." Walang ganon. Ang apparition ay ibang-iba sa espiritista. Dahil ang apparition nating mga Katoliko, sila ay nag-a-appear doon sa taong banal, doon sa taong matuwid. Pero kapag sinabing espiritista, hindi ka matuwid, tumatawag ka pa ng espirito para hulaan kung ano ang gusto mong malaman sa hinaharap, sa nakaraan, at sa kasalukuyan. So meron po siyang malaking pagkakaiba. So hindi po tayo mga espiritista. Ang tawag po sa mga banal na yumao na nagpapakita sa ating mga santo, no, na nung sila'y nabubuhay pa, ang tawag po doon visions. At yan din po ay nangyayari sa mismong Biblia, no? Patutunayan po natin 'yan ngayon. Okay. Ang sabi dito, no? Prayer of saints, 'di ba? Pag sinabing intercession of saints, ito ay prayer of saints. At kapag may prayer of saints, ano ba 'yung ginagawa natin, no? Kapag meron tayong prayer of saints, tayo ay humihingi ng panalangin. Hindi naman siguro kayo dumudulog na Saint Carlo Acutis, magpakita ka naman po. Chika mo naman sa akin kung siswertihin ba ako sa future. 'Di ba? Hindi naman tayo ganon. We usually ask prayers na sana i-bless lalo tayo ni Lord na ma-receive natin ang mga graces. 'Di ba? Even kay Virgin Mary, we pray for Virgin Mary na ipamagitan ng ating dasal to ask blessings and graces. Hindi po tayo nagdadasal kay Mama Mary na sabihin na, "Mama Mary, ano bang mangyayari sa akin sa future? Sabihin mo naman, chika mo naman." Hindi ganon ang ating pananalangin, ha? Ngayon, sa Biblia,
Kagaya ng inaatake nila na tayo daw ay espiritista dahil may nagpapakita daw na mga banal, no, na mga yumaong banal doon sa ating mga santo nung nabubuhay pa, kasi daw tinatawag daw nila as espiritista. Pero eto lang po yung sasabihin ko sa inyo, kahit po sa Biblia may mga banal at matuwid na yumao na nag-appeared doon mismo sa isang sitwasyon na hindi naman tinatawag. Hindi po ba? Kaya nga po, the Roman Catholic Church is the true church dahil meron tayong apparitions. At ang apparitions ng Roman Catholic Church ay lehitimo. Ito ay masusing pinag-aralan sa loob ng daang-daang mga taon. At ito ay pinagdedebatihan ng mga konseho ng Simbahang Katolika bago ito aprubahan. Hindi po ito na, halimbawa, nagpakita sa akin si Jesus Christ, sabihin ko kay Father, Father, nagpakita sa akin si Jesus Christ. Ano na ako sa Catholic Church? Oh, saint na to si San Rio. Oh, nagpakita si Jesus Christ. No. Kailangan dyan ng mga evidences, hindi lang ng evidence para sa Roman Catholic Church, evidences doon sa science. Na ito ay nagpapatunay na merong supernatural na nangyayari. So, ano ba yung halimbawa ng mga apparitions na mababasa natin sa loob mismo ng Biblia? Okay. Mateo 17 verse 3, no? Sa Mateo 17 verse 3 po, basahin po natin. Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. So yung mga alagad na to, no? Nakita daw nila si Kristo na nakikipag-usap kay Moises at Elias. So dahil ba nakita ng mga alagad si Moises at Elias, tinawag nila si Moises at Elias para makita nila? Hindi po ba? Hindi. Yun po, dun po papasok ang salitang apparitions, no? May mga scenes po na nagpapakita sa santo at kay Blessed Virgin Mary, at ito ay matatawag po nating apparition, at ang apparition sa mga banal ay kusang nangyayari dahil sila po ay matutuwid. Kagaya po ng Mateo 17 verse 3, no? Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. So nung nakita ng mga alagad si Moises at Elias, hindi naman po nila yung tinawag that time. Kusa nilang nakita. So ang tawag po doon, apparition, hindi po espiritista at hindi po yan necromancy, no? Bakit? Si Moises ay patay na. Pero siya ay nagpakita kay Jesus, no? Si Moises at nung nagpakita kay Jesus, kung ito ay ilalapat natin sa doktrina ng simbahan, ang tawag diyan apparition, no? At si Moises nagpakita kay Jesus, bakit? Dahil pareho silang matuwid. Ang mga banal, ang mga santo na nagpapakita sa visions ng mga santo, yan ay mga taong matutuwid. Kaya nga po sila saints natin, no? At hindi po yan necromancy. So, unang tanong ng mga Protestante, bakit ba kailangan ninyong manalangin sa mga santo? Hindi po ba? Kung pwede naman tayong dumiretso na lang sa Diyos, bakit daw ang arte-arte nating mga Katoliko, may pasanto-santo pa tayong nalalaman, eh pwede naman tayong dumiretso sa Diyos. Di ba? Bakit kailangan mo pang ipamagitan ang panalangin mo kung pwede ka namang humiling ng diretso at sabihin mo kung ano yung daing mo sa Diyos? Bakit? Lililinawin natin ang ganitong stand ng mga Protestante, no? Tayong mga Katoliko, tayo po ay direktang nananalangin sa Diyos. I repeat, tayo pong mga Katoliko ay direktang nananalangin sa Diyos. Meron po ba tayong basihan? Meron po. Mateo 6 verse 9. Sino po ang nakakaalam ng sitas na ito? Ang Mateo 6 verse 9, mababasa po natin dyan ang Ama namin. Our Father. At ito ay paulit-ulit ding binabanggit sa loob ng misa. Hindi po ba? Pag tayo po ay nanalangin ng Ama namin, yan po ay pananalangin direkta sa Diyos. Kaya wag po silang mag-imbento na tayong mga Katoliko daw ay hindi nananalangin direct to God. Yes, we pray direct to God.
Sa prayer pa lang ng Ama namin, mag-rosary ka, may Our Father. Divine Mercy, may Our Father. Lahat ng novenas, may Our Father. Dahil ang Our Father, yan po ay pananalangin direkta sa Diyos. Tama po, malinaw po yan, ha? Okay. So bakit ang Roman Catholic Church o tayong mga Katoliko, no, tayo ay tinuturuan ng simbahan na dapat po tayong manalangin sa mga banal? Bakit po tayong mga Katoliko ang dami nating patron at kailangan nating manalangin, no, at humingi ng panalangin sa kanila? Okay. Kaya po ang simbahang Katoliko ay nagtuturo na dapat po tayong humingi na ipanalangin tayo ng mga santo sapagkat hindi pinakikinggan ng Diyos ang daing ng isang makasalanan. Nasa Bible yan, dapat alam nyo po yan. Kung ikaw sa sarili mo, alam mong hindi ka matuwid, ang daing mo ay hindi pakikinggan ng Diyos. Kaya po tayo may sakramento ng kumpisal. Kahit kailan ang daing ng isang hindi matuwid ay hindi pakikinggan ng Diyos, no? Dahil ang pinakikinggan ng Diyos ay ang panalangin ng isang matuwid. Kaya nga meron tayong pananalangin na mahal na ina, ipanalangin mo kami, ora pro nobis. Di po ba? Papansin ninyo, lahat ng saints, di ba, nakalagay doon, pray for us. Dahil kung hindi ka matuwid, hindi makikinig ang Diyos sa iyong mga daing. Meron po ba tayong katibayan? Meron po. Dito po sa Santiago 5:16, kaya nga, sabi, no, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. See? Hindi po ba? No? Malaki daw ang nagagawa, no, ng taong matuwid pag ikaw ay ipinanalangin. So sa Santiago 5:16, malinaw, malaki ang nagagawa ng panalangin ng matuwid. Kaya ang mga protestanteng walang santo, walang banal at hindi dumudulog at humihingi ng panalangin sa mga santo, nakakahiya naman sa pagiging matuwid ninyo. No? Nakakahiya po talaga. Sabi ni Peter Patton sa unverses na manalangin sa mga ribulto. Okay, Peter Patton, kaming mga Katoliko ay hindi kami nananalangin sa mga ribulto. Bigyan mo ko ng standard references dyan sa mga pinagsasasabi mo. Okay. So ano ba ang saints? Diba tayo ay nasa intercession of saints? So ano ba ang ibig sabihin ng saints? So gagamit tayo ng standard references, no? At ito ang kinatatakutan ng mga sulpot. Gagamit tayo ng standard references kung ano ba ang kahulugan ng santo. Dito sa Britannica.com, ang sabi dito, saint is a holy person who is known for his and her heroic sanctity and who is thought to be in heaven. Britannica.com to, ha. Pag sinabing santo, saint is a holy person. Pag sinabing holy person, matuwid na tao. Yun po ang kahulugan ng santo. Now, dito sa Kawikaan 15:29, ang sabi rito, pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. I repeat, Kawikaan 15:29, pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit, may ngunit, di ba? Ngunit, but, ang panawagan ng masasama ay hindi dinidinig. See? Kawikaan 15:29, ha? Ang sabi, nakikinig si Yahweh sa daing ng matuwid
at ang panawagan ng taong masama hindi niya pakikinggan. Kaya tayo ay merong intercession of faith na St. Carlo Acutis, pray for us. Why? Because St. Carlo Acutis died as a holy man. Virgin Mary, Blessed Virgin Mary, pray for us. Yes. Why? Dahil, no, yung kay Virgin Mary, no, because Virgin Mary is the mother of Christ. She is the mother of God. No, malinaw po yan ha, Kawikaan 15 verse 29 po yan. Ano po ibig sabihin ng transfiguration? Dapat yun ang i-explain mo. Well, soon po yan, Kuya Randall Canton, but ito po yung naging paksa natin dahil ito po mamaya ang magiging paksa sa debate ni Father Darwin Gitgano laban sa isang SDA para ma-reach out ko din yung mga Katoliko na hindi naiintindihan kung ano ang kanilang paglalabanan. Okay. Meron po bang actual example or actual na halimbawa yung talagang nangyari na halimbawa na meron po tayong dapat na merong naging ganap sa Biblia na dumaing ang mga taong hindi matuwid sa taong matuwid at nag-ask sila na pagdasal mo naman ako, matuwid ka, ako hindi. Meron bang ganun sa Bible na totoong nangyari? Meron po. Para maging patas tayo, no? Para maging patas tayo. Dito tayo kay Unang Samuel 12 verse 19. Propeta to, ha? Propeta to. Kay Propeta Samuel, Unang Samuel 12 verse 19. Ano ang sabi dito? Sinabi nila kay Samuel. Oh, sinabi nila kay Samuel. So may dumaing, 'di ba? Sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na 'wag kaming mamamatay. No? Dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami naming pagkakasala. So, sabi dito kay Propeta Samuel, 1 Samuel 12 verse 19, sinabi nila kay Samuel, so nakiusap sila kay Samuel. At ang sabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh. Bakit ang mga taong ito sa panahon ni Propeta Samuel ay kailangang humingi pa ng panalangin kay Propeta Samuel kung pwede namang silang dumirekta sa Diyos? Hindi po ba? Bakit kinakailangan pa na, ano, na Propeta Samuel, ipanalangin mo naman kay Yahweh, sige na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Kung pwede naman pala silang direct to God. Bakit kailangang mamagitan ni Propeta Samuel na doon sa Panginoon para sa kanilang pananalangin? Why Propeta Samuel need to intersect, no, doon sa pananalangin itong mga to? Dahil si Propeta Samuel ay matuwid. Nakukuha nyo po, actual to, nangyari talaga to sa Bible, no? Isa pa. Ayon sa Unang Samuel 12 verse 19, ang sabi dito, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay. Ipanalangin mo kay Yahweh, Propeta Samuel, ipanalangin mo kami na huwag kaming mamatay. Nakikiusap sila kay Propeta Samuel na ipanalangin sila. Bakit? Sapagkat hindi sila matuwid. At ayon dito sa Kawikaan 15 verse 29, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Nakukuha nyo na po? Okay. Sa pa. Ngayon, kung pwede pong dumirekta sa Diyos, bakit po kailangan pa nila ipamagitan si Propeta Samuel? No? Bakit ba kailangan? Dahil nga po, hindi sila didinggin dahil sila ay hindi matuwid. So magpunta at magtungo po tayo dito sa aklat ni Hob. Aklat ng ano? Kay Propeta, kay Hob tayo, no? Dito tayo pumunta kay Hob. Dito sa Hob 42 verse 7 to 8, ano po ba ang sabi ni Hob dito? Actual to, ha? Example. Actual to, nangyayari to sa panahon mismo ng mga propeta. Okay. Ang sabi ni Hob dito sa 42 verse 7 to 8, ang sabi, pagkasabi nito kay Hob, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinanap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo
at sa dalawa mong kaibigan. Diba? Sabi, pagkasabi nito kay Job, etong si Eliphaz Tamaneo daw, ay hinarap siya ni Yahweh itong si Eliphaz. At anong sabi ni Yahweh sa kanya dito sa aklat ni Job? Matindi ang galit ko sa iyo, Eliphaz. Diba? Si Eliphaz Tamaneo. At sa dalawa mong kaibigan, bakit nagalit si ano? Si Yahweh dito kay Eliphaz? Sapagkat hindi nyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad sa ginawa ni Job. So, malinaw sa Job 42 verse 7, nagalit daw si Yahweh dito kay Eliphaz dahil sila ay sinungaling. So tatlong taong to, no? Bukod kay Eliphaz Tamaneo, meron siyang dalawa pang kaibigan. At galit na galit si Yahweh sa kanila dahil sa kanilang pagsisinungaling. Ngayon, ano ang naging utos ni Yahweh dito kay Eliphaz? Sa Job 42 verse 8, continue. Kaya ngayon, sabi ni Yahweh, kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, dalhin nyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong mga kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Nagkukuha nyo, si Yahweh na ang nag-utos neto, no? Ang sabi ni Yahweh, di ba? Kumuha daw sila ng 7 toro at 7 tupa at itong kukunin no, ni Eliphaz at ng tatlo niyang kaibigan na hindi matuwid na sinungaling, no? Sabi ni Yahweh sa tatlong to na nagsinungaling, no? Nagalit na galit nga si Yahweh. Oh, Eliphaz, kumuha kayo ng 7 toro ha at 7 tupa. At pag nakakuha kayo neto, dalhin ninyo ito kay Job. Utos ni Yahweh to. At anong sabi ni Yahweh? At itong 7 toro at 7 tupa ay dapat nyong sunugin bilang isang handog. At pag ito'y nasunog, ang sabi ni Yahweh, ipananalangin kayo ni Job at siya lamang ang pakikinggan ko para hindi kayo pagbayarin ng inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng katotohanan. So malinaw, kahit si Yahweh ay inutusan itong tatlong to, no, si Eliphaz at dalawa niyang kaibigan na pumunta ka kay Job para ipanalangin kayo dahil hindi ko kayo pakikinggan. 'Di ba? Kaya hindi nakikinig ang Diyos sa mga taong hindi matuwid. Kaya ang Roman Catholic Church, meron tayong Sacrament of Confession. No, kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan na alam natin na tayo ay lumalabag sa kalooban ng Diyos, no, na-offend natin si God, go to confession. Dahil kahit tumambling-tambling kayo diyan, kung alam niyo hindi kayo matuwid, hindi kayo pakikinggan. Now, the question is, paano po kung ano, hindi ako nakapagkumpisal agad-agad or malayo ang simbahan? Doon papasok ang intercession of saints. Gagamitin natin ang mga santo na ipamagitan ang ating pananalangin. Kaya nga po mahalaga ang Holy Rosary, mahalaga ang Divine Mercy, mahalaga ang mga novena. Dahil sa mga ito, sa ating pagnonovena, pagro-rosary, pagdi-divine mercy, dahil sa ating pagpaparangal, no, sa kumakatawan, halimbawa sa Santo Rosario, no, sa ang si Blessed Virgin Mary actually ang pinaka tinitignan natin, no, pero yung rosary talaga kay Christ yan, ha, ano lang ang sentro ng Holy Rosary kay Christ yan. Kaya lang ang rosary para sa atin, ang nakikita natin si Mama Mary, kasi nga dahil marami siyang Hail Mary. Pero ikokorek ko kayo mga kapanali, Christ-centered po ang Holy Rosary ng Roman Catholic Church, okay? So, kapag tayo ay hindi tayo nakapag-confess agad, malayo ang confession, kasi hindi naman magkakaiba tayo ng lugar, eh, di ba? Or walang pare, hindi tayo nakapag-kumpisal, doon papasok ang intercession of saints. Because hindi tayo pakikinggan ng Diyos dahil hindi tayo matuwid, kakapit tayo dun sa matuwid. Kakapit tayo dun. Sasabihin natin, Birheng Maria, ito ang panalangin ko. Ipamagitan mo naman yung panalangin ko doon sa Panginoon kasi hindi ako matuwid, hindi niya ako papakinggan. Kaya meron po tayong intercessions of saint. Ngayon,
bakit kailangan si Job na ipanalangin sila? Bakit? 'Di ba sabi ni ano ni Yahweh, "Oh, Eliphaz, pumunta kayo doon kay Yahweh. Ay pumunta kayo kay Job. Ipapanalangin niya kayo, sige para patawarin ko kayo, pumunta kayo doon." Pero bakit si Job? Anong meron kay Job? Bakit siya ang itinalaga ni Yahweh na papuntahin yung tatlong sinungaling na ito para patawarin sila ni Yahweh? Job 1 verse 1. Ang sabi sa Job 1 verse 1, may isang lalaki ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So napakalinaw sa Job 1 verse 1, bakit ang mga makakasalanang ito, itong gumawa ng masama na ito, itong grupo nila Eliphaz, kailangan nilang lumapit kay Job. Bakit? Ano si Job? Si Job ay isang sakdal at matuwid. Kaya tayong mga Katoliko ay may intercession of saints. Dahil hindi tayo lahat matuwid. Diba? Kaya nga malinaw sa Kawikaan 15 verse 29, anong sabi? Hindi papakinggan ni Yahweh ang daing ng isang makasalanan. Kailangan nating magsisi. Kailangan nating mag-confess. Kailangan nating pagdusahan ang ating nagawang kasalanan. Kaya hanggat kayo ay hindi matuwid sa inyong pakiramdam, ang Panginoon ay mananatiling bingi. Pero bakit pinakikinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin bagamat tayo ay hindi matuwid? Dahil tayong mga Katoliko ay may mga santo. At sila ang nag-i-intersect o sila yung namamagitan doon sa panalangin natin kahit tayo ay hindi karapat dapat sa paningin ng Diyos. Kaya kung iisipin nyo, no, yung mga protestanteng walang saint, sa tingin nyo pinakikinggan yung daing nila? Hindi ba? Kasi malinaw ang sabi sa Bible, hindi ko pakikinggan ang tao pag hindi ka matuwid. Eh, paano sila? Wala silang saint. Direct to God sila agad. So paano kaya nakakarating sa Diyos ang kanilang mga daing? Eh hindi naman pinakikinggan ang daing ng hindi matuwid. Nakakapagtaka, di ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo mga Protestante, magkatoliko na kayo. Okay, kaya nga po, di ba, kung babasahin natin ang kasaysayan, no, ang bayan po ng Israel noon at magpasa hanggang ngayon ay nangangailangan at humihingi po sila ng daing sa pamamagitan ng pananalangin sa mga taong matutuwid. Yun po yung dahilan doon. Hindi po ba pansinin ninyo, doon sa Lumang Testament, sa Old Testament, hindi po ba, merong mga pinili lang ang Diyos na maaaring makapasok doon sa tolda ng tipanan. Pag sinabing tolda ng tipanan, nandoon yung kaban ng tipan. Bakit pili lang? Dahil kailangan ang papasok doon ay matuwid. Pag ikaw sa panahon ng kaban ng tipan sa Old Testament ay pumasok doon, mamamatay ka. Kaya nga po kung papansinin ninyo, ayon sa kasaysayan, papasok doon ang mga punong saserdote, no, doon sa kung saan nakalagak ang kaban ng tipan doon sa Old Testament. Meron silang tali. May tali sila sa bewang sa totoo lang, no? Kasi doon malalaman kung ang pumasok na punong saserdote noon ay lalabas pa ng buhay. Meron silang countdown. Diyan may timer ang mga sinaunang Hudyo, no, sa panahon ni Moises, yung mga sinaunang Hudyo, meron silang blue bead, parang tali dun sa loob. Kasi may mga pagkakataon ayon sa kasaysayan na pumapasok na punong saserdote, papasok dun sa toldang tipanan, tapos dun sa toldang tipanan dudulog dun sa kaban ng tipan, di ba? Hindi na lumalabas ng buhay. So nangangahulugan hindi 'yun matuwid. Kaya ang gagawin nila, hihilakin nila ng tali 'yun palabas. Kaya po, kung ikaw ay hindi matuwid at haharap ka sa Diyos, mamamatay ka. Kasi nga po, hindi ka niya pakikinggan. Bakit ka nandito? Banal ako, tapos nandito ka. Diba? Parang sino ka? Para tumungtong sa lugar ng mga banal. Sa lugar ng banal na ito, sino ka?
kaya ka mamamatay. Kaya ang mga propeta noon, maingat, no? Maingat sila sa paggawa ng kasalanan. Kasi sa panahon ng lumang tipan, kapag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, mamamatay ka. 'Di ba? Kaya nga po tayo namamatay. Bakit? Dahil sa kasalanan. 'Di ba? Kaya dun sa lumang tipan, kapag nagbidabida ka, dahil ako ay punong saserdote ako, tinitingnan ako ng maraming tao. Pag pumasok ka naman dun sa toldang tipana na alam mong hindi ka matuwid, pero dahil bidabida ka, gusto mo magpasikat, pumasok ka, dun ka mamamatay. Hihilahin ka na lang palabas. Ganun po yung istorya doon sa panahon ng kabanantipan. No? Shinare ko lang sa inyo. Now, ang pag-iiba ng panalangin sa mga santo, no, katulad ni Maria, masama ba yan? Kasi sabi daw nila, masama. Si Maria, tao lang, tapos hihingi kayo ng dasal kayo mga Katoliko. Diba? Mga nasisiraan na kayo ng bait. So, ang pag-iiba ng panalangin sa mga santo nating mga Katoliko katulad kay Birhing Maria, masama ba to? Okay. Tatandaan po natin, no, pinakikinggan ng Diyos ang taong matuwid. Now, si Maria ay isang babaeng matuwid. Alam po natin yan, di ba? Si Maria ay isang babaeng matuwid. Bakit? Ayon sa Lucas 1 verse 28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Ano ang sabi ng anghel? Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Pwede bang sumaiyo ang Panginoon nang hindi ka matuwid? Pwede bang malugod sa iyo ang Diyos nang hindi ka matuwid? Siyempre hindi, di ba? So si Maria, malinaw sa Lucas 1 verse 28, ay isang dalagang matuwid. Dahil si Maria ay kinalulugdan at sumasa kanya ang Panginoon. Ngayon, ang sabi sa akin ng mga Protestante, Sanrio, huwag mo kaming dayain. Masyado kang manipulative eh. Yan ang sinasabi sa akin lagi. Sabi ko, bakit? Eh, ang sitas na nilalatag mo, buhay pa eh. Paano yung mga patay na? Diba? Meron po kasi tayo, pagdating sa intercessions of faith, na dalawang diwa. May buhay at may patay. So, yung pinag-usapan natin kanina, yung mga taong matutuwid na buhay, no? Kaya nga meron tayong tinatawag na living saint, 'di ba? Meron tayong mga binansagan na living saint katulad ni Mother Teresa. Nung buhay pa yan, binansagan niyan the living saint, no? Kapag ikaw ay matuwid, ikaw ay banal, ikaw ay santo katulad nila Job, 'di ba? Isang taong matuwid. Si Virgin Mary nung buhay pa bilang isang tao, siya ay matuwid, saint 'yun, living saint, buhay na santo, buhay na banal. So, paano yung nga naman pala yung mga patay? Eh si Carlo Acutis patay na. Si Santa Lucia, Diyos ko, hindi pa ako sinisilang. Patay na yata 'yun, 'di ba? Sila Padre Pio. Oh, namatay si Padre Pio, hindi pa tayo pinapanganak. Eh paano 'yun? Eh San Rio ang nilalatag mo mga buhay eh. Huwag kang madaya. Okay. Hindi tayo mandadaya, Bible-based tayo, no? Okay. Si Moises, si Abraham at si Maria at si Isaac, ang sabi nila, patay na yan. Matuwid nung buhay. Pero paano yung patay? Maririnig ka ba ng patay? Di ba yan ang dialogue nila eh. Hindi na yan makakarinig, wala na yung feelings, bulok na yan, agnas na yan. Paano ka niya maririnig magdasal? Okay. Dito sa Mateo 22 verse 32, no, ayon kay San Mateo, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. So malinaw po rito sa Mateo 22 verse 32, ang Diyos daw, siya daw ang Diyos ni Abraham, siya daw ang Diyos ni Isaac, at siya din daw ang Diyos ni Jacob. Sabi rito sa Mateo, ha? Sabi sa Mateo 22 verse 32, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngayon, ang sabi rito sa Mateo, ang Diyos daw ay hindi Diyos na mga patay,
kundi Diyos ng mga buhay. Kung lalagyan natin ng common sense, mga kapanalig. God of Abraham, ako ang Diyos ni Abraham. Buhay ba si Abraham sa panahon ni Kristo? Diba, patay na? I am the God of Isaac. Si Isaac po ba sa panahon ng Mateo, buhay pa? Tama, diba? God of Jacob. Ito bang si Jacob sa panahon ni Kristo, buhay? Pero ang sabi ni Kristo, ako, sabi ni Kristo rito, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. So kung ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob ay hindi daw Diyos ng mga patay, kundi mga buhay, so ano sila? Eh ang Diyos pala ni Abraham, ni Isaac, at Jacob ay Diyos ng mga buhay, so ano tong tatlong propetang to? Sila ay buhay. Hindi sila patay. Diba? Hindi sila patay. May mukhang patay at amoy patay. Pero si Abraham, Isaac at Jacob, hindi sila patay. Alin, ano ba ang namatay sa mga to? Human flesh. Lahat tayong mga tao ay papanaw. No? Lahat tayo. Pero may mga taong hindi rin naman pumanaw, nakaranas ng kamatayan, katulad ni Elias. No? Siya ay diretso na iniakyat sa langit. Pero kung pag-aaralan natin ng maigi, no, ang sitas na ito, si Abraham at Isaac at Jacob, ang kanilang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya sila ay mga buhay. Buhay po itong mga to. Kaya kapag buhay ka at ang Diyos mo ay Diyos ng mga buhay, maririnig ba ang panalangin mo o hindi? Maririnig ang panalangin mo, buhay nga eh. Buhay sila. Ano lang ba ang pumapatay sa tao? Ang ugnayan. At ano ang ugnayan na to? Kasalanan. Yon, matatawag kang patay. Patay ang iyong pananampalataya dahil sa iyong kasalanan. Pero dahil matuwid si Abraham, Isaac at Jacob, sila ay mga buhay. Bakit? Dahil sila'y pumanaw at yumao na buhay ang kanilang ugnayan sa Diyos. Kaya kung sino man ang mamamatay at yayao na buhay ang pananampalataya at matuwid, no, sila ay hindi matatawag na patay. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya nakikinig at naririnig nila ang ating mga daing. Kaya meron po tayong intercession of faith. Ituloy natin. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Magbibigay ako sa inyo ng alimbawa. Si Abraham, once again, si Isaac, si Jacob, ang namatay sa kanila ang katawang lupa. No? Katawang lupa. God of Abraham, God of Isaac, I am the God of Jacob. I am God of the living. Ako ang Diyos ng mga buhay. Buhay si Abraham, buhay si Jacob, buhay si Isaac, dahil ang kanilang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya huwag silang mag-imbento. Linaw po ah. Tuloy natin. Ngayon, ang mga santo natin, i-coconnect ngayon natin dito. Sino ba ang Diyos ni Birhing Maria? Sino ba ang Diyos ng mga santo, ng mga modernong santo ng Roman Catholic Church, kagaya ni Padre Pio, Carlo Acutis, Pedro Calunsod, San Lorenzo Ruiz, Saint Anthony of Padua, lahat ng mga santo natin, sino ba ang Diyos nila? Hindi ba ang Diyos ng mga buhay? Kaya hindi sila patay. That's why the Roman Catholic Church teach us na humingi tayo ng panalangin sa mga saints because hindi sila patay dahil ang kanilang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Diba? So kapag ang Diyos mo ay Diyos ng mga buhay, ano ka? Buhay ka din. At tatandaan po natin, paano natin to masasabi? John 3:16. Ano ba sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ano ka? Immortal ka. Buhay na walang hanggan. Pag sumampalataya ka, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ikaw ay hindi na hahantong pa sa kahit na anong kamatayan. At ang mga santo ng simbahang Katolika, kagaya ni Padre Pedro Calunso, ay ni Pedro Calunso, ni San Lorenzo Ruiz, ni St. Anthony of Padua, sila ay namatay ng may malaking pananampalataya sa Diyos. At dahil sila ay namatay na may malaking pananampalataya sa Diyos, ang mga santo ng Iglesia Katolika, sila ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. At dahil tumanggap ng buhay na walang hanggan, ang mga saints ng Roman Catholic Church, sila ay mga buhay. At dahil buhay, ang mga santong ito, sila ay nananatili na nakikinig sa daing ng mga humihingi ng panalangin para ipamagitan sila sa Diyos. Dahil kung ikaw ay hindi matuwid, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Kawikaan 15 verse 29. Tama po ba? Ganun lang kasimple yon. Ganun lang kasimple yon. Okay. Lagi po nating tatandaan, Mateo 22 verse 32, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Tatandaan po natin yan. Kung ang Diyos mo ay Diyos ng mga buhay, manalig at manampalataya ka, hindi ka dadanas ng kamatayan. Dahil ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan dahil sa lalim ng pananampalataya mo na ang aking Panginoon ay Panginoon ng mga buhay. Kaya po kung tayo ay mananalangin sa mga santo, sa mga banal, sila'y nakikinig sa atin dahil ang kanilang Diyos na tinuturing ay Diyos ng mga buhay. Sapagkat ang mga santo ng Iglesia Katolika ay yumao at pumanaw na may malaking pananampalataya sa ating Panginoon at sila ay yumao ng matuwid. Kaya't sila ay pakikinggan malamang 100% ayon sa Bible, pinakikinggan ng Diyos ang daing ng taong matuwid. Malinaw po? Okay. Dito po tayo sa 1:14 verse 16. Ayon po sa John 14 verse 16, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." See? Si Jesus ang buhay. E di sana sinabi rito ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay pati na ang kamatayan." Pero hindi. Ang sinabi ni Kristo, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At lahat ng sasampalataya sa akin na ako si Kristo, kayong lahat ay mga buhay. Dahil tatanggap kayo ng walang hanggang buhay kung kayo ay mananampalataya sa Diyos." Nakukuha niyo po? Okay po. Kaya po, no, kung ikaw ay matuwid, ikaw ay hindi tatawaging patay. Dahil ang pumapatay sa tao, hindi ang katawan, kundi ang ating ugnayan na nagiging dahilan nito ay ang pagkakasala. Bakit ba tayo namamatay? Dahil sa kasalanan. At ano ba ang namamatay sa tao? Ang katawan. Meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, at 'yon ang babalik sa Diyos. 'Yon ang hindi namamatay. At ang buhay na walang hanggan, doon mo tatanggapin kung ikaw ay mamamatay ng matuwid at tapat sa Panginoon. Kaya po ang ating mga santo, nakikinig sila sa ating mga daing. No, sana po naiintindihan niyo ako ha. Nakukuha po ninyo ako ha kasi baka nalalaminan na po kayo sa statement ko. Okay. Sabi ka po dito no, John 3:16, "For God so loved the world, he gave us his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life." Everlasting life, walang hanggang buhay, buhay na walang hanggan. Pag may buhay na walang hanggan kang tinanggap, patay ka ba? Basic question.
tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Pag tumanggap ka ng buhay na walang hanggan, patay ka ba? Di po ba? Hindi. Ang mga saints, ang mga pumanaw na mga taong matuwid, Moises, Jacob, Abraham, Noe, may buhay na walang hanggan po ba silang tinanggap mula sa Diyos? Yes! Nagpakita pa nga kay Kristo, di ba? Si Moises at si Elias. Oh, kung patay sila, bakit nagagawa nilang magpakita? Hindi po ba? Ano ang tinanggap nitong mga to? Everlasting life. At pag nagkaroon ka ng everlasting life sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa iyo dahil sa iyong pananampalataya, patay ka ba? Hindi. At dahil hindi ka patay, naririnig mo kaya ang daing ng mga taong humihingi ng panalangin sa iyo? Yes. Bakit? Buhay ka eh. Hindi ka patay. Pakikinggan ka. At sila mismo ang mamamagitan na sasabihin nila, Panginoon, iniyahain ko po ang panalangin ni Ate Isa Roa Hammond. Dinggin mo ang kanyang panalangin. Kaya nga, Virgin Mary, pray for us. Ipanalangin niyo ako. Hindi ako pakikinggan ni Lord, hindi ako matuwid ngayon eh. Sige na, mamagitan ka naman sa panalangin ko. Ganon! Dahil hindi ka pakikinggan ng Diyos pag hindi ka matuwid. Next. Dito po tayo sa Revelation 5 verse 8 at ang gamit natin ditong Bible ay New International Version, no, o yung NIV. Ano ang sabi rito sa Revelation 5 verse 8? Ang sabi rito sa Revelation, and when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Sabi, each one had a full incense, which are the prayers of the saints. See? Sa loob ng Bible, may nakasulat, prayers of the saints. Hindi ko alam bakit wala silang saints. Wala ba silang matuwid sa mga Protestante? Kakapagtaka, no? Ang sabi, uulitin natin, Revelation 5 verse 8, New International Version, which are the prayers of the saint? Diba? Sabi rito. Ang sabi niya rito, which are the prayers of the saint? May kahilingan pa ba ang mga banal sa langit? Nasa langit ka na eh. Pero ang sabi rito, each one had the full incense, which are the prayers of the saint. Ngayon, papasok kayong tayo sa binanggit dito sa Revelation na meron palang prayer of the saints, which are the prayers of the saints. Yung mga insenso na hawak-hawak ng four living creatures with 24 elders na ibinaba, no, dito sa lupa o doon sa Lamb, no, dito sa lupa, meron daw silang mga incense na hawak-hawak, no? May hawak-hawak na insenso itong four living creatures at saka itong 24 elders. At ang hawak-hawak nilang insensong ito nung sila ay bumaba, ito daw yung prayers of the saint. Can you see? Hawak-hawak ng 24 elders at ng four living creatures ang prayers of the saints. Pero kung pag-aaralan din naman natin, no? Ano pa ba kailangan ipanalangin ng mga santo at ng mga banal sa langit? Perfect na doon. Hindi ka na maghihirap. Hindi ka na magugutom. Hindi ka tatangis. Walang kalungkutan, walang galit. Ang tanging ang gagawin lang nila sa langit, magpuri sa Diyos. 'Di ba? Pero bakit kailangan pa nabanggitin dito sa Revelation ang prayers of the saints? Ano ba ang ipinagdadasal ng mga santong ito doon sa langit? Ano? Na huwag silang magutom. Na ano, kailangan nilang ipagdasal, matuwid ka na. Pero may prayers of the saint doon sa langit. Okay. Ang sabi dito, which are the prayers of the saint? May kahilingan pa ba ang mga nasa langit na banal? Dumadaing pa ba tong mga to? Diba perfect na nga sa langit eh, bakit kailangan pa nilang manalangin doon? No? May kailangan pa ba ang mga nasa langit para sila ay manalangin? Meron pa ba?
So bakit may prayers of the saints na sinasabi dito sa Revelation 5 verse 8? Eh, perpekto na yung langit. Bakit? Dahil po yan sa mga taong nanghihingi ng panalangin sa kanila. At ang prayers of the saint na tinatawag dyan, yan po ay panalangin nating mga Katoliko lamang dahil tayo lang ang may mga santo. Kaya po may prayers of the saint doon sa langit ayon sa Revelation ang daladala ng 24 elders at 4 living creatures na mga insenso na mula sa prayers of the saint ay mga panalangin natin. Mga dinudulog ng mga santo na ipinamamagitan sa Diyos na dinggin mo ang panalangin ng taong ito na nagmamanata sa akin, nagdedeboto sa akin, na walang sawang dumudulog at dumadaing na ipamagitan ko ang panalangin ng Katolikong to. Kaya ang prayers of the saints dyan sa Revelation, panalangin natin yung mga Katoliko. Hindi po kasama ang Protestante dyan. Sino ba ang saint nila? Wala silang saint. Pero napakalinaw dito, no? 24 elders and 4 living creatures, hawak-hawak ang mga insenso na ang naglalaman nun, prayers of the saints, perfect ang langit, ano pang idadaing ng mga banal? Ang tangi lamang na ginagawa nila sa langit, including ang ipanalangin ang ating mga daing para ipamagitan sapagkat sila ay matuwid. Kaya meron tayong santo. Kailangan nating humingi ng tagapamagitan sa kanila dahil hindi tayo matuwid. Malinaw po ba? So, saan po ba tayo humihingi ng panalangin? Saan ba tayo humihingi ng panalangin? Kawikaan 15 verse 29, pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Yung mga pumanaw ba ng mga santo natin dito sa lupa na tao? Matuwid? Oo, saint nga eh. Pero ang sabi ng Diyos, ako ay Diyos na mga buhay. Si Maria, ang mga Catholic saints natin, modern o sinaunang santo, ang Diyos nila ay Diyos na mga buhay. Hindi sila patay. Bakit? Sapagkat silang lahat ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. At pag may buhay na walang hanggan ka, hindi ka patay. Buhay ka, immortal ka. Ikaw ay isang banal na immortal. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, si Moises at si Elias ay nagawang magpakita kay Kristo na siyang nasaksihan ng mga alagad dahil hindi sila mga patay. Diba si Abraham pala, si Abraham at si Elias, no? Nagpakita doon kay Kristo. Patay na sila, diba? Pero nagawa pang mag-appear. Nagkaroon pa ng apparition na nasaksihan ng mga alagad. Kung patay ka na, bakit pa nakita? Dahil sila ay may buhay na walang hanggan. Ganon din po ang mga santo ng Iglesia Katolika. May mga saints, Catholic saints, na nagpapakita at bumibisita sa kapwa santo. Hindi dahil na sila ay mga multo na matatawag. Dahil sila ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. At ang pagpapakita nila sa mga banal, sa matutuwid na Katolikong tao na natili ang kanilang katapatan sa Diyos, ang tawag doon, apparition. Wala pong apparition ang mga Protestante dito, only the Roman Catholic Church. Okay. So tayong mga Katoliko, no, kung tayo ay hihingi ng panalangin, 'di ba? Lagi po natin tatandaan sa taong matuwid. Kung kaya nga po 'di ba, meron tayong tinatawag na confession kasi kapag ang pare nakaabito, siya ay humahalili at kumakatawan na kay Kristo. Matuwid siya. Pag siya nakaganon. At pag tinanggal niya yung pinakaabito niya, bumabalik siya sa pagiging normal at ordinaryong tao. No, kasi hindi po ibig sabihin noon na porkit nakaabito ka, namatay ka, saint ka na agad. Hindi po ganon. Yung nire-representa. No? Yung nire-representa noon. Kahalili niya si Kristo, so siya ay matuwid ang mga kaparian natin. Kaya nga po tayo sa kanya nagko-confess, di ba? Bakit tayo nagko-confess?
dahil pinakikinggan ng Diyos ang daing ng taong matuwid. At kapag nakaabito ang isang pare, siya ay isang matuwid dahil ang nire-representa niya si Kristo. At ipinamamagitan niya ang ating mga kasalanan na ibulong mo sa Lord, kay Lord Father, na nagkasala ako at ako'y kanyang patawarin. Hindi po chismoso ang mga pare na makikukuha ng mga idea sa inyo kung ano ba yung mortal sin mo. No. Kailangan nating mag-confess, kailangan nating sabihin kay Father ang ating mga nagawang pagkakasala sapagkat si Father that time, siya ay matuwid dahil ang nire-representa niya si Kristo. At dahil tayo ay nagko-confess at maging karapat-dapat tayo sa paghingi ng daing, no, sa pagdaing sa ating Panginoon, kailangan tayong magsisi. At ang pagsisisi natin para ipamagitan ito sa Diyos, kailangan ito ay sa taong matuwid. Kaya meron po tayong tinatawag na Sacrament of Confession. Okay. Ngayon, di ba ang sabi sa Kawikaan 15 verse 29, pinakikinggan daw ni Yahweh ang daing ng isang matuwid. So si Maria ba, si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Padre Pio, yung mga santo ng Catholic Church, sila ba ay mga taong matutuwid? Yes, of course. Saint nga eh. Di ba? Saint nga, malamang matutuwid. At tatandaan po natin mga kapanalig, no? Ang sabi po sa Mateo 22 verse 32, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos na Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Si Maria, si Abraham, si Jacob, si Isaac, ang iba't ibang mga katolikong santo at mga banal na ating hinihingian ng panalangin, sila po ay mga taong matuwid na nasa langit. No? At sila ay hindi mga patay, kundi mga buhay ngayon dahil ang kanilang Diyos ay Diyos ng mga buhay. At dahil sila ay mga buhay ngayon, sa tuwing tayo'y mag-a-ask ng prayer sa kanila na ipanalangin tayo, pinakikinggan nila tayo. No? Malinaw po. Kaya nga po, no? Malinaw sa Santiago 5 verse 16, ang sabi, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo sa ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ipanalangin nyo ang isa't isa. Kaya, di ba, kung kayo, alam nyo, nakapag-confess kayo at feeling nyo talagang nasabi nyo ang inyong lahat ng mga pagkakamali at naging pagkukulang sa ating Panginoon, ipanalangin ninyo ako. Kasi alam kong didinggin kayo ng Panginoon. No? Yung mga taong mahilig mag-confess, yung mga taong lagi nagro-rosary, at sa tingin ninyo ay feeling naman ninyo ay hindi naman ganun kalaki ang inyong naging pagkakasala sa Panginoon, ipanalangin po natin ang ating simbahan, ang ating mga kapanalig na Katoliko. Kasi malakas ang power ng prayers ninyo. Pero yung mga Katoliko na kahit na magaling kang debaters, kahit na matalino ka sa Bible, kung hindi ka naman din karapat-dapat sa Panginoon, hindi rin po magiging makabuluhan ang ginagawa nilang paglilingkod. No? Kung gusto nating maging makabuluhan ang ating paglilingkod, manatili tayong matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil hindi basihan sa Panginoon kung matalino ka sa Bible, magaling ka sa verse, hindi po yan ang kanyang basihan. Ang basihan ng Panginoon sa atin, magkaroon ka ng malalim na pananampalataya para magtamu ka ng buhay na walang hanggan. At ang pananampalatayang ito, isa lang ang sasabihin sa inyo ng Panginoon. Sundin mo ang lahat ng aking ipinag-uutos. No? Wala po yan sa galing, sa talino, ng speaker, ng debaters, wala po yan. Dahil tatalunin pa ng isang taong walang alam sa Biblia kung ang taong ito ay madasalin, laging nasa simbahan, nananalangin, at sinisikap na maging isang mabuting tao. Okay po. So dito po ang sabi, no, ipanalangin daw po natin ang isa't isa sa Santiago 5 verse 16. So ang ibig sabihin po, lahat po ng mga santo at mga banal na nasa langit, tulad po ni Saint Bernadette Subirus, si Saint John Mary Vianney, Saint Martin de Porres, Saint Anthony of Padua, no, lahat po sila ay kaisa natin
sa pananalangin dahil sila ay matuwid. Kaya po tayong mga Katoliko, ang sabi ni San Santiago, ipanalangin daw natin ang isa't isa. Kaya ang mga kapwa nating Katolikong naging santo, ipinapanalangin tayo, at tayo ring mga Katoliko, ipinapanalangin natin ang mahal natin sa buhay, ang mga kaibigan natin, dahil yan po ang inutos sa atin ng ating alagad na si San Santiago, ipanalangin ninyo ang isa't isa. Kaya ang lahat po ng mga nasa Roman Catholic Church, mga kaanib ng simbahang Katolika, tayo po ay ipinapanalangin natin ang isa't isa dahil yan po ang utos ng mga apostol at doktrina ng ating simbahang Katoliko. No? Kaya nga po, ang mga banal, habang sila'y nananalangin, tayo din ay nananalangin, kaisa natin sila. Kahit po si Birhing Maria, pag siya ay dumadalangin para sa atin na nandito sa lupa, ganun din ang ginagawa natin. Kasama natin siyang nananalangin. No? Gaya nga po ng sabi ko sa standard references ng Britannica, ano ang sabi rito sa Britannica na ito, standard references? Saint is a holy person who is known for his or her heroic sanctity and who is thought to be in heaven. So, ang santo po, sila ay yung mga banal na tao. No? Standard references po yan. So, paano po yung mga sekta at yung mga iglesia na wala pong mga santo? Ano pong meron dun ngayon sa kanila? Paano po sila? Ngayon, itong mga sekta po na walang saints, walang matuwid, hindi po kayo maliligtas. Hindi po kayo maliligtas. Ako na po ang magsasabi, diretsahan po. Dahil ang makakarating lang po sa langit ay matutuwid. Paano? Sino pong mananalangin sa inyo? Wala po kayong saint. Hindi po ba? Paano nyo ipapanalangin ang kapwa nyo, mga Protestant? Matuwid ba ang tingin nyo sa mga sarili ninyo? Kaya hindi nyo na kailangang ipamagitan kayo ng mga santo at mga banal sa inyong mga pananalangin? Ang sabi nga po ulit sa Kawikaan 15 verse 29, hindi papakinggan ng Diyos ang daing ng mga masama at makasalanan. Dahil ang pinakikinggan lamang ni Yahweh ng Panginoong Diyos ay ang pananalangin at daing ng mga taong matutuwid at mga banal. Kaya po ang Roman Catholic Church ay meron pong intercessions for saints, of saints, no? Kaya yan po ang ating full lecture pagdating po sa intercession of saints, bakit mahalaga siya sa ating mga Katoliko, at nawa po na appreciate po ninyo ang ating presentations for today, at meron po akong na ibahagi sa inyo na mumunting kaalaman, no? At sana sa darating mamaya po sa laban ni Father Darwin Gitgano laban sa SDA, ito po yung kanilang paksa, no, ni-lecture ko sa inyo. Suportahan po natin siya. Pasok po tayo doon sa comment section at magkaisa tayong mga Katoliko, doon natin isabog ang aral at doktrina ng ating simbahang Katolika. So magsha-shout out po muna tayo ngayon, no? Shout out po kay Kuya Randel Canton, kay Kuya Ryan Enano, shout out po sa inyo. Kay Mami Glory B, wow, ang ganda ng pangalan, Glory B. Kay Kuya Raiden Arizona Tausarus, aba, diksyonaryo yung apelido. Kay Kuya Joel Tabuena, salamat po sa iyo, mabuhay din po kayo, no? Sino pa po ba? Kasi ang dami po kanina natabunan na. Okay, tingin-tingin tayo. Kay Kuya Rom Flores, ang sabi, si Maria ay namatay at ang mga patay ay nasa libingan. Magbigay po kayo ng standard references patungkol po na si Maria ay namatay at ang mga patay ay nasa libingan. Kuya Rom Flores, pakilatag po sa nilibing si Maria, anong taon siya namatay, kailan siya namatay, sinong naglamay, sinong nagluksa, at saka higit po sa lahat, ilang araw bago siya nilibing. Pakilatag po yung standard reference ninyo para sabihin ninyong namatay si Maria. Hindi po tayo pwedeng maglatag dito nang wala po tayong batayan at basihan. Kailangan din po tayo sa legit, no? Kung namatay po si Virgin Mary, para sa inyo, saan po siya namatay? Saan siya nilibing? Sino ang mga naglamay? Sino yung ilang araw bago siya nilibing? Paano siya nilibing? Pakilatag po. Na huwag po tayo magsasalita nang hindi po natin alam ang ating mga sinasabi, para hindi po tayo matawag na
heretiko. Shout out po kay Kuya Monching Kaling, kay Kuya Raiden Arizona Tausarus, kay Kuya Elmer Hitans Pison, kay Kuya Henry Salazar, shout out po from Paris, France. Wow, nasa France na tayo, no? Kay Kuya Noel Morillo po, kay Kuya Principe Eric, shout out po sa inyo. Kanino pa ba? Kay Kuya Nard Laya, pa-shout out po from Commonwealth Quezon City. Kamusta po kayong mga taga Quezon City diyan? Okay, no? Kay Kuya Liz Veta S. Oniate, shout out po sa inyo. Kay Mami Jermlin Hunasan Balahadia, shout out po sa inyo. So, ang sabi po ni Rom Flores, makasalanan ang mga paring komunista, rapist, supporter. Ano sabi niya? Rapist, mga pari daw na rapist. Nasaan na yung sinasabi nito? Naku, natabunan ka na agad. Pasensya ka na. Ayun. Makasalanan daw ang mga pari kasi daw meron daw po tayong rapist, communist, supporter ng mga masasamang tao, kaya ang nasa Biblia kung ano po ang siyang bunga. Okay po, Rom Flores, final nasagot ko po sa inyo. Makasalanan naman po talaga ang mga pari. No, makasalanan naman po talaga kasi tao yan eh. Pero yung sinasabi nyo, may mga paring komunista, may mga pastor din pong komunista. May mga paring rapist, may mga pari din pong rapist, may mga ministro din pong rapist. May mga supporter ng masasamang tao. Meron din naman pong masasamang tao na supporter ang mga pastor at mga ministro, kagaya ng mga nabibili ng pera. Kaya kung nasa Biblia po ang patungkol ninyo sa aming kaparian, nasa Biblia din naman po ang mga pastor at ministro nyo. Yun po yung final na sagot ko sa inyo. Okay. So, ito lang po kay Kuya Ronilio Pudelan, shout out po, no? So, ito na po ang ating presentation for today at kita-kits na lang po tayo mamaya sa live debate ni Father Darwin Gitgano laban kay Kuya Fernando Camacho ng SDA. Ang kanilang magiging paksa ay ang Intercession of Saints, na kung saan ito po ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Watching from Bulacan, kay Mami Annabel Cruz, maraming salamat po sa inyong lahat. May pahabol kay Kuya JP Innumerables, shout out po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga sumusuporta po kay Kuya Jando sa Punto Per Punto at sa akin po, thank you very much. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. God bless you po!